Hypothalamic amenorrhea. Ayun pala. Ayun pala yung dahilan kung bakit nawala yung ano ko yung period ko. So you know, regular ako mag-period, regular ang menstruation ko simula noon hanggang ngayon, hanggang sa nagkaanak na ako, hanggang sa dumating ako sa edad na to. Regular yung period ko tuwing 28 ng buwan o bago magkatapos na meron ako period. Last month, nagtaka ako bakit hindi dumarating yung period ko. So akala ko buntis ako dahil kapag nabubuntis ako, ganun yung nangyayari sa akin. Nade-delayed ako ng mens, tapos after 1 week nag-PPT ako, tapos nag-pregnancy test na ako. So nagpa-positive yun. Yung unang pregnancy test ko, nag-positive siya. Kaya ako nagpa schedule sa ospital ko na pinagpanganakan ko sa bunso ko na magpa-check up kasi nga akala ko buntis ako. Pagdating ko doon, after 1 week na nag-PT ako na nag-positive ako, din-transfer ako. Pagpasok ng transfer, walang babying nakita. So ang ginawa ng OB, inano ko at pinap smear ako. After 1 week, bumalik ako sa result ng pap smear. Walang problema sa pap smear ko. Healthy yung aking ovary. Healthy lahat, walang problema. Ngayon, hindi pa rin ako tumigil. Siyempre, ngayon lang ako na, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako na, nagkaganito. Ngayon lang ako nawala ng mens nang hindi ako buntis. So, nagtataka ko bakit ganun. Nung nagpunta naman ako sa ospital, hindi naman ako tinanong kung anong ginagawa ko lately. Ano bang may diet ba ako? Nag-workout ba ako? Hindi man lang niya ako tinanong. Basta pinap smear niya ako, pinabalik niya ako sa result. After 1 week, ayun lang, wala na. Tapos nung pinuntahan ko rin yung result ko, dahil sa pasarado na yung clinic, dahil late na akong dumating, sinabi lang sa akin yung resulta ng pap smear ko. Tapos wala na, hindi na ako tinanong-tanong kung bakit, ano bang ginagawa mo lately, ano activity mo, ganyan-ganyan. Ang in-advise sa akin, ulitin ko yung PT ko after 1 week. So inulit ko ulit, nag-negative na. Nag-negative na talaga. Tsaka yung sa check-up ko nun sa hospital, di ba, negative din. Nag-negative na ako sa sarili kong PT ulit. Tapos meron pa akong isang extrang PT, gagamitin ko ulit sa 31. Kasi from yesterday, bumalik ako sa strict low carb. Kasi baka sakaling bumalik yung ano ko. Sa akin lang to. Baka sakaling bumalik yung mens ko kapag bumalik ako sa strict low carb. Kasi nga, lately nagka-carbs ako. Though hindi ganun, hindi lamo na, nagka-carbs ako. Pero ang workout ko is 4-5 times a week pa rin. Minsan araw-araw, minsan twice a week lang akong humihinto, nagpapahinga. Kasi ang nangyayari sa workout ko, 2 days magkasunod, tas 1 day na pahinga. 2 days magkasunod, tas 1 day na pahinga. Every 2 days, ganun. Tas 1 day pahinga. So parang lumalabas twice a week lang ako magpahinga sa workout. So active. Iisip ko, sabi ko, baka pag bumalik ako ng low carb, baka bumalik yung mens ko. Sa akin lang yun ha, opinion ko lang yun. Ngayon, hindi ako tumigil kaka-search bakit ganito, bat nawala yung period ko, ganyan. Kagabi, nag-search ako sa YT. Tinype ko lang na lost period. Yun lang nilagay ko. Ayun, lost period. Tapos ang dami na lumabas na mga nagvo-vlog na about doon. Hindi ako nag-iisa. Siyempre, alam ko naman hindi ako nag-iisa. Kaya lang, hindi ko lang talaga alam kung bakit nawala. Kasi ngayon lang talaga yung nangyari sa akin. So, eto nga, marami tayong may iPad ako dito sa tapat ko. Marami akong nabasa, napanood kagabi. Nagbasa din ako sa Google kung ano yung hypothalamic amenorrhea. Ngayon ko lang ito narinig na salita. Yung mga nagpo-vlog, na mga nangyari din sa kanila, mga babae. Ngayon lang nila na nabasa or narinig tong salitang to. Hypothalamic amenorrhea. Ngayon lang. Ako din. Ngayon ko lang din. Since nung pa, nung bata pa ako, high school ako, gano'n. Wala talaga. Ngayon ko lang ito na-discover itong salita na to. Itong, di ko alam kung ano ba to, disease ba to, o pinagdadaanan ng mga babae. Ano ba to? Di ko alam eh. So, kaya daw nagkakaganito ang mga babae. Base sa mga, sa dalawang vlog lang na napanood ko. Kaya daw nangyayari ko sa babae. Pasensya na kayo sa mga anak ko, no? Sa kambal, lumabas kasi. May pumasok na ulit sa kwarto. Kaya daw pala yung nangyayari sa mga babae kasi, ang mga dahilan, isa sa mga dahilan, poor eating diet, over-exercise, stress,
lack of sleep, ano pa ba? Basta meron, lima yung binanggit, nakalimutan ko na yung isa. Basta yun yung mga meron ako sa ngayon. Hindi naman stress na stress ko. Siyempre, na-stress lang ako sa mga bata, sa ano, sa pagod ko, lalo kapag sabay-sabay, etong mga nakaraan, sabay-sabay nagkasakit yung mga anak ko, pati asawa ko, mga kagagaling lang nila. Actually, may mga sipon pa yung mga yan. So, ang iniisip kong dahilan kung bakit, ayun nga siguro yung lack of sleep, stress, pagod, poor diet. Kasi siguro, ewan ko, siguro kasi tatakot ako mag-overeat. Doon kumakain ako, kapakunti-kunti lang, mas malakas ako sa sweets. Kasi siguro doon ako nag-bloat o doon ako tumataba. Kaya ako nag-guilty kapag nakikita kong parang ang taba ako sa salamin o parang bumibigat ako sa ano. Tapos, kailan ko lang din alaman na mas mabigat pala yung muscle sa fat. So, kaya daw ang mga nag-workout ay hindi bumaba ang timbang dahil nagbabuild sila ng muscle. Lalo na ako, nagpo-protein drink ako, minum ako ng protein drink. Napansin ko yung mga legs ko, nag-build ng muscle, talagang mag-firm siya, maganda, tumaba. Hindi tumaba, lumaki. Tsaka, yun yung gusto ko. Ayoko kasi ng payat na legs. Ayaw din ang asawa ko ng payat na legs. So, ayun. Simula na nag-workout ako, yun nag-firm nga yung aking mga legs. Kaya naman ako nag-workout kasi gusto ko mawala lang yung prenatal o postnatal body ko. Gusto ko lang medyo mag-firm lang siya ng konti at naiirita ako sa taba ko. Ayoko nang ganun. So, ayun nga. Kaya natatakot akong kumain. Pero hindi ko naman sinasabing super healthy ang kumain kahit konti lang. Dahil bihira nga kami magkulay, ganun. Siguro kung ano lang yung maluto ko, kung ano kasi madalas kami meat talaga. Ma-meat kaming kumain. Tapos mag-rice man ako, siguro konti lang, ganun. Tapos minsan napaparami ako ng rice kapag gusto ko. Kaya, pero bihirang-bihira yun. Kaya, ayun daw yung dahil, isa sa mga dahilan na kung bakit nawawala yung period mo. Kasi yung merong parts sa utak natin na nakalimutan ko yung tawag. Yun daw yung nagpo-produce ng hormones para maging para mag-develop ng period, para dumating yung period ng babae monthly. Pero kung dahil sa lifestyle ng babae at hindi daw yung gumana, hindi daw mawawala daw yung period ng isang babae. Kung gaano katagal at kung kailan siya babalik, hindi alam. Para daw bumalik yung period mo dahil kung nagsasuffer ka ng hypothalamic amenorrhea, kailangan daw na kumain ka ng kumain at itigil daw yung workout, which is nakaka-break ng heart. Kasi kapag ginawa ko yun, pag kumain ako ng kumain at tinigil ko yung workout ko, siguradong tataba ako. Pero yun lang daw ang paraan para mabalik mo yung body mo, mabalik mo yung life mo, mabalik mo yung period mo. Kasi I want my body back. Yung nakalagay doon sa mga vlog nila, I want my body back. Yung normal na body nila, gusto nilang bumalik. Kasi syempre kapag nawalan ka ng period, parang mag-iisip ka, bakit may problema ba sa katawan ko, sa loob ng katawan ko, anong nangyayari, hindi naman ako buntis, ba't wala akong regla, ganun, wala akong period. Mag-iisip ka talaga. Kaya parang gusto mo, maibalik mo yung, yung dati mong ikaw na meron kang period monthly. So, ayun lang daw yung paraan para bumalik. Pero, kailan babalik yung period mo at hanggang kailan mawawala yan, walang nakakaalam kundi yung body mo lang at yung brain mo lang na nagpo-produce ng hormone na nagpapagawa nung period na nagko-command sa period mo na kung lalabas mo. Basta ganun, hindi ko siya masyadong ma-explain kasi sobrang ngayon ko lang na-discover itong salita na to, itong pinagdadaanan ng mga babae na to na sobrang nakakagulat. At ang nakakagulat din yung paraan kung paano ka gagaling sa hypothalamic amenorrhea. Nakakain ka ng kakain. Talagang kumain ka ng kumain na kahit hanggang 2,500 calories. Diyos ko, ang dami nun. Kasi nang sabi nung napanood ko kagabi, kailangan niya kumain ng, kung dati kumakain siya ng 1,000 calories, 1,500 calories. Ngayon, kailangan niya kumain ng 2,500 calories a day. Pag ginugil niyo si 2,500 calories na meal, magugulat kayo kung gaano karami yun na kakainin niyo sa isang araw. Tapos, ang ginawa pala niya, instead of, dati kasi nagja-jog daw siya, nagwa-walking araw-araw, tapos nag-workout pa siya, araw-araw yun. Ang ginawa na lang ganyan, nagsistretching na lang siya, tsaka yoga. So,
pag-iisipan ko, mga kakuda, kung ano bang dapat. Kasi nag-experiment ako sa katawan ko ngayon eh, kung ano mangyayari. Since yesterday, nag-start ako ng low carb na streak. Tatapusin ko yun hanggang 31. Titignan ko kung ano magiging, titignan ko kung anong magiging reaction ng body ko. Kung, malay mo, diba? Malay mo, bumalik ka ng gina. Kasi nga, yung mga picos nga, eh, diba kapag nagkikito, nagkakaroon ng mens, tapos nagkaka-baby sila. Nga, dubunti sila. So, since hindi naman tayo nagpipills, at, papabalikin lang muna natin yung mens, kung talagang mabubuntis, si Watashi, ang ate nyo, eh di, tanggapin natin kasi yan, blessing yan. So, yun na nga, at least ngayon nalaman ko na kung bakit nawala yung period ko dahil sa hypothalamic amenorrhea. Tandaan nyo yan, hypothalamic amenorrhea. I-search nyo yan. Kapag nawala yung period nyo at hindi kayo buntis, yan ang i-search ninyo. Or, syempre, magpapadoktor pa rin kayo. Baka mamaya merong problema. Magpapapsmear muna kayo. Baka mamaya kasi meron kayong cyst o meron kayong mga warts sa ovary na or na ectopic pregnancy kayo, ganyan-ganyan. Para malaman nyo yung dahilan. Disclaimer lang mga sis, hindi ako professional, hindi ako doktor, hindi ako nurse para sundin nyo yung sinasabi ko o anuman. Basta ako, nag-share lang ako sa inyo na kung bakit ganun yung nangyari sa akin itong mga nakaraang week na wala ng mens, nag-PT, nag-positive, nagpa-check up, walang baby, tapos nag-negative, nag-negative ulit. Ngayon, wala pa rin akong period, kaya hanggang ngayon, sa wakas ay nalaman ko yung dahilan kung bakit nakakasearch ko sa YT dahil nga dito sa hypothalamic amenorrhea. Gagawin ko pa rin lahat kung para maibalik yung period ko, pero pag-iisipan ko yung sinasabi nila na kailangan kumain ng kumain. Siguro, kasi kailangan to talaga carbs eh. Kailangan talaga kumain ka ng kanin, kumain ka ng kasama carbs. Yun daw, para gumana ulit yung part ng brain ng utak mo na nagsasabi para magka-period ko. Ayun lang mga te, at susunod sa video, susunod na video dito ay yung konting grocery haul natin sa Costco kasi na-miss ko na sa Costco, na-miss ko na rin yung chicken, alam mo na, nag-low carb si ate nyo, kaya na bumili ulit ako ng chicken, tsaka bumili ako ng mga pang low carb na supply ko. So ayun lang, maraming salamat, panoorin nyo na lang din yung haul ko. Susunod na video, at ingat kayo, bye-bye! Hi mga kakuda! Ayun, mag-haul naman tayo. Kasi galing ako sa Costco kanina, na-miss ko lang yung mga pagkain sa Costco, tsaka may mga binili ako ng mga pambaon, pambaon ng asawa ko sa trabaho, ganun. Kaya, ayun, nagpunta ako kanina, namili lang ako ng konti, i-haul na rin natin, sama natin sa video nung bakit nawala yung why I lost my period. So, umpisa na natin kasi nagugutom na ako. Hindi pa kami nagla-lunch. Nagpunta ako dun mga bebe, anong oras na? And then, 1:30 pala ako lumabas, 3:13. Ang dami kasing tao Friday kasi ngayon. So, bumili ulit ako ng famous nilang rotisserie, tama ba? Chicken. Ayan ang lunch namin later. Namiss ko yan. Tapos, since nag-low carb nga alit ako dahil nga feeling ko kapag nag-low carb ako, baka bumalik yung period ko. Ayan, tutuloy-tuloy ko lang muna mga 2 weeks. Malay mo bumalik. Ayan, organic rice cauliflower. Para siyang rice, pero cauliflower siya. Tapos, organic protein powder and probiotics. Yan. Diba? Ang flavor. Creamy chocolate fudge. Yan ang flavor. Gusto na rin daw ng asawa ko nito eh. Kaya, ayan, bumili na ako ng malaki. Kasi, medyo mas mura siya sa combat. Ang mahal ng combat. Tapos, men's Biore body wash. Yan, deodorant body wash. Chicken karage flavored. Chicken karage flavor. Yan yung mga pambaon niya. Tapos, next. Yan, digating. Ayan. Almond milk na vanilla flavor unsweetened. Yun, kasi nga nakikita tayo yeast. Medyo strict ako ngayon. Mula ngayon hanggang mga kagabi. Hanggang 31. Bumalik lang ulit ako sa low carb. Nang strict. Barbie ni KD. Na nakakatakot yung mukha ni Barbie. Hindi, may dimple siya. Ang cute eh. Bumili ako kanina. Yan. Tapos bumili ulit ako ng panty dahil yung binili kong large na nakaraan. Ang luwag na sa akin. Wow, pumapayat. Oh, nagsishrink kasi yung katawan ko sa kaka-workout. So, yun, nagbibuild ako ng muscle. Kaya, yung large na binili ko yung nakaraan, maliit na. Kaya bumili ako ng medium. Diba?
May improvement kahit pa paano. Though, hindi ko magalaw yung timpang ko kasi nga mas mapigat daw yung muscle kaysa sa fat. So, okay na sa akin yung basta nagsishrink yung katawan ko, okay na. Diba? Hindi na ako masyado malapad. Pati yung mga braso ko, hindi na masyado malapad. Hindi na masyado malaki. May katulad ng malaking malaki. Tapos, itong favorite namin na Johnsonville na cheddar cheese. Yan. Nakasale to eh. Kasi hanggang ano na lang siya eh. August 20 yung tanong. August 20 pa. Pero nakasale siya kanina. 300 yen less. Tapos, eto, try ko, chicken nuggets. Nakaraan, bumili ako ng nuggets, pero walang cream sa, walang cream cheese sa loob. Eto, meron eh. Chicken nuggets with cream cheese. O, diba, with kiri, eh, no? Mang masarap, diba? Mas mura pa to doon sa unang nabili ko. Tapos, half bacon. Ba't half bacon? Kasi half siya, ayun. Naka-half kasi siya. Ayan, bacon. Marami yan. Bacon. At ang famous na Philippine style sweet longganisa ng Costco. Pang-thumbnail yung kaya huminto ako. Ang tanga, diba? Tapos mini juicy hamburger. Hamburger. Ayan. Pangbaon. Sabi ko naman sa inyo, pangbaon. Ang pangbaon yun. Tapos yun lang. Ayun, naka 12,000 yan tayo kanina. Mga 5,000 plus 6,000. Ganun. Ayan. 6,000 yan lahat. Ayun ko lang sa Pilipinas. Siguro baka ayun lang mga te, mga kakuda, maraming salamat ulit sa panonood ng video ko. Medyo na-enlighten ako bakit nawala yung aking period. At least nalaman ko na sa kaka-search lang. Hindi ako pumunta sa doktor pero pinap smear lang nila ako, pero hindi nila sinabi sa akin yung about nga dun sa bakit nawala yung load. Bakit how I lost my period? Anong tendency? Anong bakit? Bakit ba't nawawala? Hindi mo lang nila kasi tinanong ano lifestyle ko, nag-workout ba ako palagi o nag-low carb ba ako o kumakain ba ako ng maayos. Ayun, hindi talaga ako tumigil hanggat hindi ko nalaman kung bakit nawala yung period ko. Kasi ngayon lang ito nangyari nang nawala yung period ko nang hindi ako buntis, nang negative yung PT ko. So, at least ngayon alam ko na. So, ngayon, ayun nga, sabi nila, di ba, kailangan tigil muna yung workout, kumain ang kumain, ganun. Eh, pag-iisipan ko kung anong gagawin ko ngayon. Kung maglo-low carb pa rin ba ako. At tulad nila, mag-yoga na lang ako, tsaka stretching. Imbis na intense workout or sila kasi nagja-jog sila, nagwo-walking sila araw-araw, ako nagwo-workout ako araw-araw hit. Umabsent man ako sa isang linggo mga isang beses o dalawang beses lang. Tapos talagang lagi ako nagwo-workout. Nakikita niyo naman siguro sa Facebook ko. So ayun, ayoko naman kasing itigil yung workout ko, tapos ayoko ng kumain tulad ng sinasabi din sa napanood ko para maibalik yung dati kong body, na bumalik yung period ko kasi ayoko naman tumaba. So, pag-iisipan ko pa kung anong dapat kong gawin. Tsaka, magsesearch pa rin tayo para kung ano yung mas magandang gawin para bumalik yung regular period. So, yun lang po. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi. Keep safe. God bless. Bye-bye.